close, and because the reason is friendship. The reason is friendship that went the other route. So, what do you think of this? Silang nag-nominate sa isa't isa, Ben? I think sa ano na to, kasi sa puntong to, you just really have to have a reason. You know what I'm saying? And nominating someone is such a tough job, even if ayaw mo. Sa totoong buhay naman kasi, hindi ka naman mag-nominate talaga ng tao para mawala sa buhay mo. Yeah. Just walk away, ganun, diba? So this time, parang ipaparamdam mo pa sa tao na you are nominating this person for a reason na kailangan mo pa talagang isipin kung ano yung reason mo. So I feel like sobrang itong nangyari sa kanila, feeling ko may reason kasi sila both kung bakit nila kailangan i-nominate yung bawat isa. Kaya ganun lang siguro nangyari. But I believe that that wouldn't affect the love that they have for each other. Kasi for our family sa loob ng bahay, nobody would ever understand how it feels like to be there sa loob ng bahay as a family. Ikaw, Shai, your thoughts on this? Is this specifically? Yeah, ito muna ang hindi ko naman ma-open yan. Nag-pause na ako sa FB. Jordan. Yung ko dami ito sinasabi niya. Bro, huwag kang pumasok sa ano ha. Huwag kayong pumasok sa FO ha. Andiyan si Manang. Not resolved. Agad, no? It's so hard. I just want to be there to support them, but I'm here. We're here rooting for them from the outside. Yeah. You know what? Sa pagkakaroon ko ng guests na mga ex-housemates, I get to know more about the housemate more in your lenses. Like for example, I see now that there's this character development kay Angie, as what Shai has said. Diba? Yeah. May mga realizations tayo nakukuha after, because iba nga yung lente na pagtingin ng housemate sa co-housemate, diba? And that's nice na may improvement na hindi na personal yung because of the chores, diba? Kasi nga iba-iba yung nagiging rason. But yung kung kayo, nasa ang criteria kayo ng pag-nominate? Is it about the task? Is it personal? How do you gauge kahit normal na nomination? Actually, ako na sige. Sige, sa akin siguro, I really appreciate human behavior. I appreciate someone with character development. So feeling ko doon ako sa character development. When one realizes his or her mistakes and learning from it, it's something that PPP should be about. I think yung nga, lalagay mo lahat ng tao, magiging normal lahat ng mga hindi pagkakasunduan, misjudgment, misconceptions. Pero at the end of the day, what have you learned from it? Or what, you know, paano mo siya nalagpasan? And paano na binago yung karakter mo nung mga pangyayaring yun? So feeling ko doon ko ibibase yun, not because of the bahay or kasikatan sa labas or something. Yeah, yeah, that's another criteria for them na meron ng career, etc. Yeah, so feeling character-wise talaga kung paano na-develop yung character mo, hindi dahil sa natuto kang maglinis ng bahay. There's more to that. Mas ma-deeper pa dapat yung matutunan at yung criteria ko for that. Yes, I respect that. And we also have to respect their reasons. Kasi yes, of course. What about you, Karen? Me, honestly, okay, I'm gonna tell you guys, ang reason ko for nominating is kung gusto nila umuwi. Kasi may mga moments na may sasabi, gusto ko na umuwi. Tapos I'm like, okay, gusto na niya. Pero si Kuya kasi, once you mentioned that, hindi enough yun sa kanya. Talagang, gano'n niya rin kaya, give me more reasons why. Pero the initial reason is they wanna go home. I don't wanna destroy anyone's dreams. I don't wanna like make fun na yung mga little mistakes nila. Really, that's not me. Pero at the end of the day, kung okay lang sa kanila umuwi because for whatever reason, yun ang number one reason ko to nominate someone. Really, that's it. Okay. Yeah, Shai, ikaw. I wanna hear your thoughts.
If I'm being honest, it's so hard. It's one of the hardest things. But siguro it's a mix of everything that everyone is saying. If I'm being honest, like, uh-huh. if I hear that someone wants to go home, then there. But if yeah. I feel na, that this person is not really growing, or like, I feel